Hello, chosen friends. Good day. Today, I'm gonna show you how to make creamy buko salad. Okay, ang gagawin po natin ay i-drain po natin ang lahat ng mga ingredients. Ganyan po. Kailangan po super drain talaga ito. Na walang, hayaan natin siya dyan ng kahit na 2 oras siya dyan na nakaroon yan. Tapos ilagay po natin yun. Ito po yung, ano nga ito? Nata de coco. Actually, may nata de coco na itong ano na ito eh. Itong nabili na fruit cocktail. Ilagay natin dyan. Kailangan po talagang walang matitira dyan ng mga syrup sa kanyang para hindi siya umasim. Ito pong ginagawa ko para po hindi ka agad umasim ang inyong mga gagawin na buko salad. Ayan. Hayaan po natin ito dyan na kahit paabutin siya dyan ng 2 oras hanggat hindi siya na tatanggal lahat ng kanyang mga sirup, yung pinagbabaran. Okay, dito naman sa isang strainer, ilagay po natin ang ito po, binili ko 2 days ago na buko. Nilagay ko lang po sa freezer kasi nga po pag let's say, today is December 24. Ngayon po ako bibili ng buko. Ang hirap po. Nagkakaubusan. Kaya, ang ginawa ko, bumili na ako. Nilagay ko lang sa freezer. Ang gagawin din natin dahil frozen siya. Hayaan natin siya dito. Kahit abutin din po siya yan ng 2 oras. Hanggang sa mag-drain yung mga natitira sa kanya ng mga sabaw-sabaw. Kasi kaya, 4 piraso po itong yung coconut or buko. Ayan, nakausin po kasi siya. Hayaan natin siya dyan. Hanggang sa mawala lahat ng kanyang mga tubig-tubig or kanyang sabaw ng buko na naiwan dyan. Kasi po yun po yung nagpapaasim kaagad sa ating mga buko salad. Ano pang gawin natin? Set aside lang natin siya dyan. Itong mga to. Hanggang sa mawala ang syrup na pinagbabara ng kanyang mga itong kaong na taligoko at saka yung fruit cocktail. Then ito yung 4 piraso na yung coconut. Okay? After 1 hour po, ito po yung lumabas na tubig or ito yung natitirang sabaw dito sa buko. Ito po yung buko. Ito yung natanggal ko na natitirang sabaw sa kanya. Kahit po, hindi po ba frozen itong aking buko dahil nung isang araw ko binili? Kahit po hindi siya frozen, kailangan pa rin po na i-drain natin ng ganyan. Kasi po ito po yung nagpapaasim sa ating buko salad. Nakita, siguro po na-experience nyo naman na kayo, pag kayo naglagay ng sabaw ng nyuk sa loob ng freezer at kinabukasan, parang nag-iiba ng lasa niya, medyo maasim na. Ganun po ang mangyari sa ating buko salad. Kaya kailangan, ayun po hanggang ngayon, tumutulo pa yung kanyang sabaw. Kaya hindi ko pa po siya gagawin. Mag-aantay pa ako ng another 1 hour. Okay? Okay, this time, lagay na po natin ang, after natin mag-drain ng almost 2 hours, itong mga ilalagay natin ng mga fruits. Lagay na natin salad bowl. Ayun, yung mga itim-itim, hindi ko natanggalan. Tinapon ko na po yung ibang sabaw na nakuha ko dito sa buko at ito po yung after an hour, ito pa rin po yung nakuha kong mga excess na sabaw. Ito po yung nagpapaasim kaagad sa ating salad. Yung mga itim-itim, tanggalin natin. Yung mga baon na pasama, hindi iningatan nung nag-arrive na kuya. Hindi ko natanggal. Kasi busy po ako, may ginagawa pa po akong iba eh. Kaya... Hindi ko na ano ito. Okay, wala na siyang tubig-tubig. Matanggal na lahat. And this time, lagay po natin itong ito mga ito. Fruit cocktail, natali ko pa sa kakaon. Ang dami pala. Kala ko konti lang. Ang problema ko po kasi dito, problema namin sa pagkain pag ako nagagawa. Paano namin uubusin? Lagyan po natin bago natin lagay yung cream sa condensed milk.
Ako po kasi, gustong-gusto ko itong, gustong-gustong kumain ito ng marami, kaso lang, kumain po ako. Nung last year, kasi hindi naman po ako laging nagagawa nito at hindi po, kumbaga, kung buko lang po kakainin ko, kumbaga mag-consider yun na healthy. Pero pag may kasama na po itong mga matatamis na ito na na-process, hindi na po siya ganun ka, hindi na po siya, para sa akin po, hindi ako kakain ito palagi talaga. Hindi maganda resulta. Pero itong buko pwedeng araw-araw kasi healthy po ito. Okay, this time, lagay po natin ang unay ko ilagay. Hindi ko siya hinalo yung iba kasi imimix sa isang bowl, yung condensed milk saka yung itong condensed milk saka itong ang tawag dito sa isa, sa ilalagay ko na cream is thick cream. Pero ito po, unahin ko muna yung condensed milk. Ang ilalagay ko po dito, kalahati lang nitong isang can na to, isang lata na ito ng condensed milk kasi po sobrang tamis. Di po ba yung mga nilagay natin na ingredients is kalahati lang po. Kalahati lang po ilalagay ko nito. May nabibili pong maliit na lata nitong condensed milk. Pwede pong yun na lang para ano, ganun lang. Sa apat na buko, ito po ang ilalagay ko. Yung maliit lang po. Wala po kasi ako ng maliit na condensed milk. So, binuksan ko yung isa. Yung nasa normal size siya ng ano, ng condensed milk. Kalahati lang po ang ilalagay ko. Dahil po, matatamis na po yung nilagay natin. Ay, ito lang. Haluin lang po natin. Hanggat maaari po ako, mas gusto ko yung mga walang kulay na nilalagay dito. Yung kaong, yung natali ko. Gusto ko po yung white lang talaga. Ayoko nung mga makukulay na pagkain. Ang iba, gustong-gusto nila yun kasi attractive. Pero ako po, ayoko nun. Kasi po, ang food coloring po kasi may maganda, hindi magandang effect po sa atin. Maliban po yung food coloring na galing sa natural na mga ginamit. Pero po, as much as possible, iwasan po natin ang mga makukulay na mga pagkain. Kaya ako pag umibili, gusto ko yung white lang. Eh, wala pong white na ano nakaong sa kaminsan lang naman. So, kinuha ko na yung white, ay yung green. And then this time, lagay natin ang thick cream. Ito po. Thick cream po ang tawag dito. Na Nestle cream. Kasi po yung all-purpose cream, hindi siya ganun ka lapot. Ang gagawin ito po, lalatin ko po itong cream na ito. Ganyan po ako magawa ng hindi ko siya na-shake mabuti kaya ganyan. Pero hindi po yan sira, alam niyo naman. Pag gumamit kayo ng isang ganito, ang para sa akin, ang katapat niya sa condensed milk, kalahati lang, 1:2. Isang ganito, ay isang ganito, 1 candy na, isang ganito po pala is half kanitong, ano na to, dalawang Nestle, itong thick cream, ang ilalagay nyo, maglalagay kayo ng isang lata na condensed milk. So, one condensed milk, 2 na thick cream. So, ang ratio niya is 2:1. Kung isa lang po na thick cream ilalagay nyo, kalahati lang nitong kalahati lang ng condensed milk ilalagay nyo. Ayaw po kasi ng sobrang matamis. At di ba po, may mga kasama tayo minsan sa bahay na medyo mataas ang blood sugar o kaya nasa borderline ang blood sugar. Once na kumain ng mga matatamis, tapos bigla ang blood sugar. So, kailangan i-consider po natin sila. Huwag po nating, kasi yung mga nilagay natin ingredients, matatamis na tapos tatambakan pa natin ng condensed milk. Hindi po tama. At i-consider po natin yung mga kasama natin sa bahay kasi po, tayo kakain ng masasarap tapos yung kasama natin na may mga health issues, parang kawawa naman sila. Tayo, ako po may health issues pero ako po, hindi masama ang loob ko na hindi ako makakain ng mga masasarap na pagkain ay dahil may disiplina po ang bibig ko. Kahit po gano'y kasarap, pag alam kong hindi ikagaganda sa pakiramdam ko. Kung kumain man po ako, yung alam ko na kaya kong itolerate or in moderation lang po lagi. Ganito po ang paggawa ng
super creamy na buko salad. Ang paako po kasi ayoko ng buko salad na kadalasan nakikita ko na buko salad. Parang pwede ka nang mag-swimming. Lumalangoy po sa hindi ko alam paano nilagay or hindi na-drain mabuti yung buko. Kaya lumalangoy siya na parang may sabaw. Ayoko nung ganun. Ito po para napakasarap po talaga nito. At hindi ako naglalagay ng all-purpose cream. Ayoko nung. Yun po yung nakakapagpasabaw. Isa pang nakakapagpasabaw sa buko salad. Yung all-purpose cream. Kaya ayoko nun. Sa akin ang ginagamit ko itong thick cream bago kaunti lang na condensed milk. Dahil matamis na nga po, kumain man yung medyo nasa borderline yung kanyang blood sugar, hindi mapupuruhan. Ako po kinukonsider ko lahat yung mga ganyan, no? Minsan lang naman po, tuwing Pasko, kadalasan dito sa atin sa Pilipinas, talagang ito yung mga usual na piniprepare natin. Kaya po, huwag po natin masyadong tamisan. Aside from this, ang iba, lahat na yata ng mga matatamis, andyan ihahatag sa lamesa. Yung mga leche flan. Ilimit po natin paggamit ng mga matatamis pag kain. Kung pwede naman po natin remedyoan tulad nito, bawasan po ang condensed milk ilalagay para naman po makakain yung may mga counting health issues or kahit na ano, kaya nila itolerate. And then, lagyan po natin ng cheese. Ako, kakayurin ko na lang po para mas mahalo siya ng maayos kaysa doon sa i-slice siya ng dice or cubes. Mas gusto ko pong ganito. Isa rin po ito sa magpapa. Ito po kasing cheese, ang ano nito, purpose nito, para yung medyo maalat mo ang cheese, diba? Parang pag tinikman mo, mas lalo siyang maglalasang matamis, although hindi siya ganun karaming pampatamis ang nilagay ninyo. Eh kung dadagdag, itatamakan nyo po ng condensed milk at lalagay nyo ng cheese, parang hindi na siya ganun ka. Yan, alam na naman yung aming pusa. Pag may ginagawa ako, atribido ang pusang ito. Ganyan lang po. And then, haluin natin. Nakikialam po, kinakagat niya yung anak ko na nagbibidyo sa akin. Ganyan po yan po sa ako. Nangyinialam pag may ginagawa, nagbibidyo kami. Pero pag hindi, hindi naman. Wala siyang pakialam. Ayan po, nakita niyo kung gaano siya ka-creamy. Ang sarap po talaga nito. Ang sarap talaga. Yan ang masasabi ko sa inyo. At hindi siya agad-agad aasim. Lalagyan ko sana siya ng grapes, kaso lang, yung nagdadala dito ng puto sa akin, wala siyang dala. Wala siyang dalang grapes, so okay lang. Pwede niyo itong dagdagan ng fresh fruit, tulad ng papaya, or banana, strawberry, yun nga po, grapes. Pero po, huwag niyong isasama dito. Ilalagay niyo lang po yung kung kakainin niyo na. Huwag nung isasama dito dahil yung po, isa pa yun sa nakakapagpasira kaagad, nakakapagpa. Panis agad-agad ng inyong buko salad. Pwede po, lalagyan nyo siya ng fresh fruits. Itatapis nyo lang pagkakainin nyo na. Okay? Tikman natin. Tikman po. Sakto lang. Saktong-sakto po ang tamis niya. Ganitong salad na gusto ko. Ayoko nung matamis dahil ayoko nung tumasa ng aking blood sugar. Kasi nasa borderline pa ako eh. Malwan ang bibig ko. Ito na po ang ating super creamy buko salad. Ang almal po kasi ang bibig ko. Hindi ako gaano makapagsalita. Gusto ko nang kumain. Pero mas maganda kung palalambin natin sa freezer muna or dyan sa ating chiller. Pag ganito po, huwag natin ilalagay sa freezer tapos
paabutin natin ng ilang araw sa freezer, mawawala po ang sarap ng ating mga salad. Hindi po advisable na ilagay natin ang mga salad sa loob ng freezer. Kailangan po pag ginawa natin, let's say ginawa natin ngayong araw, kinabukasan hanggang bukas po pwede siya dyan sa ating fridge. Pero kung ilalagay natin sa freezer, papangit po ang kanyang texture, titigas yung mga nandyan, yung mga ingredients at yung lasa mag-iiba. Okay. That's all for today, chosen friends. Thank you so much for watching. I wish you all a very Merry Christmas. Stay safe, everyone. God bless. Ciao.